Nailigtas ko sana siya kung sinagot ko lang yung phone. Kung bumalik ako doon. Mia cannot think of any good thing to say. The only thing she can do is to cry with him in his lowest point of life. His moment of greatest fear. Madilim na nung makarating si Joshua ng kondo. Dating gawi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at saka tahimik na pumasok. Pero laking gulat niya na madatnan niya si Mia na nakaupo sa hapagkainan. Kumain ka na ba? Malumani ang tanong ni Mia. Lumapit si Joshua sa lamesa at halos mapanganga siya habang pinagmamasan iba't ibang putaing nakahain. Napatingin siya kay Mia at napansin kaagad ang namumuktol itong mga mata. Inabot ng dalaga ang posporo at sinindihan ng kandila ng gate. Uy, may cake pa? Hindi ko naman birthday ah. Biro ni Joshua. Alam ko. Mia plastered on a faint smile. Birthday ko ngayon, Joshua. Naumid bigla ang diri ni Joshua. Hindi niya tuloy malaman kung paano babatiin ang dalaga. Gayong ilang oras na lang matatapos na ang kaarawan nito. Di mo lang siya nakapaganda ng kahit ano para dito. Ba't di mo kagad sinabi? Sana nabilhan mo lang kita ng regalo. Bahagyang natawa si Mia. Sus, 20 nga inuutang mo pa sa akin eh. Pero laking gulat ni Mia nang unti-unting binuksan ni Joshua ang butones ng kanyang polo. Special dance number na lang. Sexy dance, gusto mo? Mabilis binato ni Mia ng paper cup si Joshua. Diyos ko, bata ka, mahiya ka nga sa tatay mo. Sabay turo sa picture nito, nakapwesto sa harap ng lamesa. Death anniversary din ng daddy ko ngayon. Biglang umayos si Joshua at saka matinong na upo sa upuan. Sorry po, daddy. Napangiti nilang si Mia sa kalokohan nito. Dito lang maiwasan ni Joshua mapatingin sa dalaga. Ngumingiti man ito, kitang-kita pa rin ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. Paano ka nga ba maging masaya sa birthday mo kung ito rin ang araw ng pagkamatay ng kanyang ama? Huminga na malalim si Joshua at saka marang hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa lamesa. Napatingin tuloy sa kanya si Mia. Happy birthday, he sincerely whispered. Joshua was about to let go of her hand when he suddenly felt a ring sitting on her finger. His lips slowly parted and he gazed at her as if asking a question with an obvious answer. Engaged ka na? Halos pumiyok pa ang boses si Joshua sa pagtanong. Kaagad-agad? Parang tinadya ka ng paulit-ulit ang dibdib niya nang tumangutango ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung paano naging engaged ang isang high school student sa isang lalaking over hindi hamak na mas malaking agwat sa edad niya. Maliba na lamang kung di talaga ito high school o talagang baliw na baliw ito kay Jake. Muli siyang napatingin kay Mia. Mahal mo talaga, no? Her lips trembled and tears burned her eyes. Joshua can feel his heart being ripped into million pieces as he watched her broke into tears, totally beaten by grief and deep longing for someone and accepting the hard fact that it will never be him. I just want to see him on my birthday, Joshua. I want to see him so bad. Pasensya ka na, Cindy. Ice cream lang kaya ng budget ko eh. Bahagyang natawa si Mia kahit pa umiiyak siya. Sige na nga, ice cream na lang. Gusto ko yung pistachio ha? Pambihira. Yung flavor na pang 199 lang. 300 plus na yung ice cream na yan eh. Tumayo si Joshua. Nilapitan ito at pinanasan ng luha ni Mia. Intayin mo ako sandali. Bibili lang ako ng ice cream, okay? Mabilis tumalikod ang binata at saka hinablot ang itim na bag nito sa sofa bago tuloy ang lumabas. Tinitigan ni Mia ang buong condo unit niya pero puro ana-ana lamang nila na siya ng kanya nakikita. Ang mahabang sofa na madalas itong higaan habang nanonood ng TV. Ang balkonahing paborito nilang tambayan kung saan madalas silang pag-usapan ng mga plano nila sa buhay. Ang pinto ng banyo kung saan siya palaging hinaharang ni Sian tuwing bagong paligo siya. Lalong-lalo na ang kwarto kung saan madalas silang magkasama. At ang lamesang ito na madalas silang kasalo tuwing pinaghahanda siya nito ng pagkain. Pakiramdam ni Mia wala na siyang maiiyak pa. Kumuha siya ng plato at pumutol ng cake. Sumubo siya ng maliit na piraso pero hindi siya natuwa. Sigurado naman siyang tama ang kanyang timpla. Pero ewan ba niya kung bakit parang walang lasa? She was about to take another bite when the light suddenly went off. Great, just great. Nag-brown out pa, what a birthday. Asa na tumingin si Mia sa kawalan ng madilim niyang unit. It was pitch black and the only thing she can see is the small amount of light coming outside the balcony. Maingat na kinapan ni Mia sa lamesa ang cellphone, pero napatigil na may mapansin siyang isang aninong nakatayo sa balkonahe. Nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya isang daling tumigil ang puso niya sa pagtibok. Unti-unti nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasan ng anino ng isang lalaking pakiwari niya ay naka-jacket. Isang pamilyar na jacket na madalas niyang makita sa loob ng 9 na taon. Marahan siyang tumayo at tumakad papalapit dito. Rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso habang pilit sinisipat ang nakatakip nitong mukha kahit palumalabon ang kanyang paningin nang dahil sa nagbabadya niyang luha. Hindi niya gaanong maaninag ang mga mata nito. Pero ang tindig at postura nito, ang amoy suit na suot nito,
ang itim na cap. Hindi siya pwede magkamali. Sian? She shakingly whispered. Sian? Takang tanong ni Joshua sa sarili. But before he could even react, Mia rushed towards him and buried her face into his chest. He clung into him and cried helplessly. Plano niya sana na magpakita rito para hindi na ito malungkot at magkaroon ng konting pag-asa na buhay pa si Jake. Pero ano pang magagawa niya? Ngayon mahigpit itong nakayakap sa kanya at di pa rin siya sigurado kung hanggang kailan pa niya kayang pigilin ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. He gently wrapped his arms around her. He knew very well that this was not right, but he is just a man who fell madly in love with a girl who belongs to someone else. Joshua cannot help but hug her with so much longing. He wanted this for the longest time. He almost closed his eyes when he felt her warm body against him. He lovingly stroked her soft long hair and gently kissed her forehead with his mask on. Mia looked up to him and reached for his face, but before she could even touch it, he quickly grabbed her hand and put it on his chest. Joshua took a deep heart breath as he looked deep into her eyes, down to her soft red lips that is begging to be kissed. The sad look in her eyes. He just cannot take it anymore. He swiftly put out his knife and violently flipped it towards the nearby light post. It became pitch black. He grabbed her close, amidst the darkness of the night, slowly pulled down his mask and kissed her. 1 hour earlier, before the kiss. Dala ang malaking varsity bag sa balikat nito. Naglakad si Anne na walang katao-tao sa hallway patungo sa opisina ni Rafael. Kumatok muna siya sa pinto bago tuloy ang pumasok. At hindi nga siya nagkamali. Dinatan niya ang kaibigan na umiinom mag-isa sa kalagitnaan ng madilim na opisina. Nilapag ni Anne ang kanyang bag sa kanaupo. Umalis ako last week, umiinom ka. Pagbalik ko, umiinom ka pa rin? Ginagawa mong tubig yung black label ah. Bahagyang umiti si Rafael at saka binaba ang baso. Kamusta ang pag-iimbestiga ko sa'yo? Kompirmado. Nasa Hong Kong si Knight. Siguradong may kinakalong na masamang plano yun doon. Pinaghahanap din siya ng kapatid mong Hilaw, kasamang ibang Black Hawk members. Pero alam mo naman, masyadong madulas ang gagong yun. Asar na sumandal si Anna sa swivel chair, kaya napatingin sa kalendaryo na kapatong sa lamesa. Teka, birthday niya ngayon, di ba? His brow suddenly twitched. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya binabati? She's not happy to start with, and it's all because her father died this day and I left her all alone. Tingin mo yung mukha akong hiharap kay Mia sa araw na to? Ang tagal na nun. Alam na ni Mia ang totoong nangyari sa tatay niya. Sa tingin ko, hindi naman siya galit sa'yo eh. Ikaw lang to nagpapahirap sa sarili mo. Yung ipinadala ko mensahe kay Mr. Zhang, nakuha ba niya? Pag-iiba ni Rafael sa usapan. He already received it and he agreed on your terms. Joshua took a deep heart breath as he looked deep into her eyes, down to her soft red lips that is begging to be kissed. The sad look in her eyes. He just can't take it anymore. He wanted to erase her pain. He wanted to ease his pain. This pain that kept tugging his heart for the longest time. Every time he saw her cry, every time he heard her voice breaks, his heart wanted to be that man, even for just a second. He would not let this moment pass, even if it hurts him a lifetime. Tonight, he will be Shadow Fox, her fox. Joshua swiftly pulled out his knife and violently flipped it towards the nearby light post. He pulled her close, amidst the darkness of the night. He slowly pulled down his mask, leaned towards her, and kissed her. Joshua held her close. He never kissed any woman before except her. She was his first kiss, his second, and his third. But this kiss kind of felt different for Mia. Pero wala na siyang pakialam. Mas nanaig ang pananabik niya sa pagbabalik ni Sian. He lovingly kissed her, gently angled his mouth, and deepened his kiss. His heart is about to burst when he felt her lips returning every kiss he made. Pero sunod-sunod na katok ang bumulabog sa kanila. Mabilis na pamitaw si Joshua at lumayo sa dalaga. Sandali! Pigil ni Mia pero mabilis tumalon si Joshua sa balkonahe at ekspertong tumawid-tawid sa bawat veranda hanggang tuloy ang makababa at tumakbo paalis. Napanayong tuloy si Mia sa pinto na kanina pang may kumakatok pero hindi niya ito pinapansin. Humigpit ang pagkakahawak ni Mia sa veranda habang pinagmamasdan ang paglayo nito. Bakit kayong ka lang nagpakita? May pinagtataguan ka ba? Delikado ba ang sitwasyon mo? Ang dami ko pang gustong itanong sa'yo, bakit bigla kang umalis siyan? Lalong sumingkit ang singkit ng mata ni Rafael habang nakatayo sa madilim na condo unit ni Mia. Kanina pa siya kumakatok pero walang sumasagot dito. Tatalikod na sana siya paalis nang biglang bumukas ang pintuan ng unit. Parehas pa silang natigilan nang mapamaang baot ang kanilang mga mata ng dalaga. Rafael? Happy birthday! Alangan pa itong tumingin sa kanya, sabay abot ng pulang kahon sa kanyang dala. Cupcakes, alam ko mahilig ka sa matamis kaya bumili din ako. Pero hindi na naituloy pa ni Rafael ang sasabihin. Tuluyang na-estato nang bigla siyang yakapin ni Mia.
Nakita ko na siya, Rafael. Pinuntahan niya ako. Biglang kumunot ang noon, Rafael, at kaya dinanap ang kanyang mga mata si Joshua. Buhay siya. Mangyak-nyak na bulong sa kanya ni Mia. Marahang hinaplos si Rafael ang buhok nito, tsaka pinatahan ito sa pag-iyak. Samantalang mabilis tumakbo si Joshua sa madilim at pasikot-sikot ang kalsada. Sa totoo lang, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niyang lumayo, gusto niyang magwala. Galit na hiniglat ito ang kanyang maskara at pabalibag na tinapon ito sa kalsada. Ang tanga mo, Joshua. Sobrang tanga mo. Bulyaw niya sa sarili. Habang tumatakma sa madilim na eskinita, galit na napasuntok siya sa hangin at sinipa ang bato na nakakalat sa daan. Parang bigla siyang nanghina. Napasandal siya sa pader. Ngunit isang kamay ang marahas na humatak sa kanya papasok sa isang tagong siwang ng yerong pader. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang bibig at buong lakas na inipit sa braso ang kanyang leeg. Huwag kang maingay. Mabilis na tumigil si Joshua nang mauninigan ang tinig ni Kaito. Matapos ang ilang segundo, isang itim na kotse ang dahan-dahan na dumaan sa eskinita ng kanilang kinaroonan. May tatlo pang kalalakihan na nag-iikot sa lugar at tila ba may hinahanap. Sandali pang nanatili ang kotse sa kalsada bago ito tuluyang umalis. Kaagad hiniklat ni Kaito ang kwelo ni Joshua at buong lakas na ibinalibag sa pader. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok si Kaito at sinalahat iyon ang mukha ni Joshua. Hindi mo lang ito nagtangkang umilag. Standard protocol, hindi ka masusunod. Ang akala mo ba makakatulong ka kay Cindy? Pinapaasa mo lamang siya. At anong plano mong gawin, ha? Tanong nito habang paulit-ulit siyang hinahampas ni Kaito sa pader. Hindi ko na kaya. Galit na sigaw ni Joshua. Bahagyang napatigil si Kaito, tsaka matinitigan ang binata. Hindi ko na kayang makitang umiiyak sa Cindy. Ayoko na marinig yung paghikbi niya tuwing gabi. Ayoko na siyang abutang nakatulala habang nag-aabang sa bintana. Kahit kailan hindi mo maintindihan, hindi mo alam yung pakiramdam ko. Then quit! Bulyaw ni Kaito. Pabalibag siyang binitawan ito at saka huminga ng malalim. Hindi lang ikaw ang nahihirapan, Joshua. Mga kaibigan kong tinuring ko na parang kapamilya ang pinag-uusapan natin dito. Inaayos ni Kaito ang suot na army cap. Muling isinuot ang itim niyang mask. Hindi ko na ito ipaparating kay Rafael dahil paniguradong mas malilintikan ka. Tumalikod si Kaito sa kanya pero hindi ito kaagad umalis. Mag-iba ka ng ruta pa uwi. May sumunod sa iyo kanina pa. Huwag kang pabaya, baka kusan ka pulutin. Kung ganon, buhay na ang Shadow Fox na at umaaligid pa rin kay Myla. Mariingwi ka ng founder na kausap ito sa cellphone. Yes, sir. Nakita namin siya nang galing sa mismong unit ito. Nasundan niyo ba? Opo. Kaya lang po bibiglang lumitaw na isa pang black army suit. Kagaya ng kay Shadow Fox. Nalito po kami kung sinong susundan noong naghiwalay sila ng daan. Mga inutil. Sigaw ng matanda. Mariing nagtagis ang bagang nito. Hindi yung malang minragahan? Masyado po silang mabilis kumilos. Naligaw po kami sa pasikot-sikot sa lugar. Pasensya na po, sir. Galit na ibinaba ng matanda ang tawag. You look terribly upset. Tanong ng isa pang lalaki katabi sa backseat. That fox is such a pain in the ass, just like its owner. That's general. Patay na nga, nag-iwan pa ng alaga. What do you intend to do? I will get that woman, lure the fox and kill it until there is no one else to go to but Rafael. The other guy chuckled. Sounds like a happy ending. The founder smirked. A happy ending I never had. Buong ngiting binuksan ni Joshua ang pinto at pumasok habang bitbit ang dalang ice cream. Ang hirap hanapin ang pistachio ice cream mo. Pero mabilis na patigil si Joshua na madatnan siya ni Rafael. Nakaupo sa hapagkainan. Nakakrus ang braso at matiim na nakatitig sa kanya. Para bang alam na nito ang buong pangyayari. San ka ba bumili? E dyan lang sa baba ng condo may convenience store. Reklamo ni Mia. Habang abalang pinaghahainan ng pagkain si Rafael. Lalong tumalas ang tingin sa kanya ni Rafael saka galit na gumilid ang mga mata nito. Tila ba sinisenya saan siya makaupo kaagad? Tahimik na naupo si Joshua sa harapan ni Rafael. Hindi humiwali ang pagkakatitig sa kanya nito. Nang tumalikod si Mia at pumasok sa kusina, mabilis nilampot ni Rafael ang table knife. Marahas na ibinato ito sa leg ni Joshua. Diretso itong tumarak sa kahoy na sandalan na upuan. Gahib na lang ang pagitan sa gilid ng leeg ni Joshua na hindi man lamang siya nakakilos. What are you doing? Rafael said in between his teeth. Sir, Joshua cannot even, I'm sorry, look straight into his eyes. You should be, but not to me, to her. Rafael angrily loosened his tie. Pasalamat ka, tandito tayo kanila Cindy. Nang maramdaman nilang papalapit na si Mia, mabilis siyang umayos. Tinabig ni Joshua ang table knife na nakatara sa kanyang upuan, na kunway na hulog sa lapag. Tara, kumain na tayo.
Aya ni Mia sa dalawa. Ay teka, nakalimutan ko yung manok sa oven. Tulungan mo nga ako, Joshua. Ako na. Kaagad tumayo si Rafael sa katinulak si Mia, papasok sa kusina. Wala tuloy nagawa si Joshua kundi pagmasdan ng dalawa. Halos tumama ang tuhod ni Joshua sa lamesa nang biglang tumunog ang telepono sa may sala. Joshua, pakisagot yung phone. Baka si Uncle Nick yan. Utos ni Mia habang abala sila ni Rafael sa kusina. Kaagad tumayo si Joshua. Sinagot ang tawag habang hawak ang iniinomang baso. Hello? Good evening. May I speak to Miss Mia Natividad, please? Bahagyang natigilan si Joshua sa narinig. Mia Natividad? Saan ko ba narinig ang pangalang yon? Sorry, pero walang ganoong pangalan dito. Are you sure? Ito po kasi nakasulat na alternate contact number sa registration form. By the way, ako po yung wedding coordinator ni Mr. Cian Kiefer at Mia Natividad. Nagnigas bigla ang buong katawan ni Joshua sa narinig. Cian? Marahang napatingin si Joshua sa dalaga sa kusina. Dalagang kinikilala niya bilang si Cindy. I've been trying to reach Mr. Cian pero hindi po siya sumasagot. Sorry for the late call. We need lang confirmation po kasi. If tuloy po yung ocular visit sa Baguio for the event? Baguio? Parang binuhusan na malamig tituwig si Joshua nang bibigla siya maalala. Psst! Tawag ni Joshua sa hardinero habang nakaupo sa veranda. Ano nga yung pangalan na masungit na anak ng amo ninyo? Pilit niyang tanong dito. Habang nakatingin sa dalagang kanina pang sinusuklay ang buhok at inaayos ang suot itong dilaw na headband. Yung anak na General, Mia Natividad ang pangalan nun. Nabitawan naman ni Joshua ang telepono at gayon din ang basong hawak. Matapos maalala kung saan niya narinig ang pangalan. Kaagad naman napatingin ang dalawa kay Joshua nang marinig ang pagbasag ng basa sa sahig. Dali-dali siyang nilapitan ni Mia. Saka hinawakan ang magkabilang braso nito. Uy Joshua, okay ka lang ba? Hindi ito sumagot. Wala to ibang nagawa kundi pagmasta ng mukha ng dalaga. Ikaw yon? Di makapaniwalang bulong nito sa sarili. Joshua, tinatakot mo ko ha? Namumutla ka. Sino yung tumawag? Nag-aano lang talong nito. Ikaw yung babae sa mansyon. Uy, sino yung tumawag? Wala, wrong number. Mabilis siya nagtungo ng sofa at nahiga. Sorry Cindy, biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Matutulog na ako. Lalo nag-alala si Mia sa tono ng pananalita ng binata. Pero wala siya nagawa nang humiga ito sa sofa at tumalikod sa kanya. Okay, magpahinga ka na. Ako na maglilinis nito. Nagkatingin pa si Rafael at Mia. Matapos magligpit, masaya nagkwentuhan si Rafael at Mia habang kumakain. Pero di mapigilan ni Mia na mag-alala. Tuwing gumagawi ang tingin niya kay Joshua na tutulog sa sala. Napatingin si Rafael sa kanyang relo. Bahagyang nabigla na makita mag-aalas stress na para na madaling araw. Tatayo na sana si Rafael pero hinawakan siya ni Mia sa braso. Wow, dalagang Pilipina, may curfew ka? Kansaw nito sabay hatak pabalik sa upuan. Dito ka muna Rafael, sa loob ng 9 taon ngayon mo lang ako binati at pinuntan sa birthday ko eh. Uminom tayo kahit konti lang, katulad ng dati. But I already took a couple of shots before I came here. Oh come on, you're a hard drinker. Tubig lang sa'yo at 2 bote ng beer. Biglang ngumiti si Mia sa kanya at bigla siyang kinabahan sa itsura nito. Mag-video okay tayo kahit sandali lang. No! Mariing pagtanggay ni Rafael, tingnan na masama ang nakangiting si Mia. There is no way you're gonna make me sing. Pero matapos ang ilang minuto, natagpuan na lang ni Rafael ang sarili kasama ang dalaga sa veranda. Nakaharap sa LCD monitor, hawak ang mikropono habang naghahanap ng kanta sa song list. Marahan niyang tinitigan na masama si Mia na ngayon tawang-tawa sa reaksyon niya. You always make me do things that I really hate. It's my birthday. Tapos na ang birthday mo, madaling araw na. Masungit na sagot ni Rafael, tsaka padabog na kinuha ang songbook. He punched in the song code and the song flashed on the screen. By the way, have you thought about my offer? Agad na wala ang ngiti ni Mia. I'm sorry, Rafael, but I just can't. She slowly looked up and caught his gaze. Promise me you'll find someone better, far better than me. I was talking about the secretarial position. Bahagyang natawa si Mia. Yun pa rin ang sagot ko. Pasensya ka na, gusto ko munang hanapin si Cian. He quickly plastered on a faint smile. Alright, don't be afraid to give your heart to somebody else. Hindi ba secretarial position ang pinag-uusapan natin? Muling natawa si Mia. Sinasabi ko lang, marami pang iba na mas deserving na maging secretary, right? Putol sa kanya ni Rafael na kinatawa nilang pareho. I will always be here for you, but I think you should find another one who can fill the spot. Someone with better credentials. Besides, wala naman talaga akong alam sa pagiging secretary. Natatawang wika ni Mia. Baka lasunin ko lang yung kape mo kapag nainis ako sa iyo.
Ang tindi ng galit mo sa akin na. Mahigpit na niyakap ni Mia ang kaibigan at masuyong ginulo ang buhok nito. Stop it! Bugnoting sagot ni Rafael na lalong ikinatawa ni Mia. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.